Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sapat ng basehan ng kasong illegal possession of firearms and explosives para maideklarang terorista si Congressman Arnolfo Teves Jr. Sinabi ito ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kasabay ng pagkumpirma na may ginagawa na silang preliminary step para ilagay ang mambabatas sa ganitong designation. Sinabi pa ni Remulla na may kinakausap na rin silang mga tao para sa proscribing ng mambabatas. Kapag inilagay na si Teves bilang terorista, magbibigay daan ito para i-freeze ng Anti-Money Laundering Council ang kanyang mga asset. Sa impormasyong nakarating kay Secretary Remulla, si Teves ay nagtatago sa Cambodia at kung minsan ay nagtutungo sa South Korea at pabalik-balik sa naturang mga bansa. Pinaiimbestigahan na ng Philippine National Police o PNP ang report na data breach ng personal information ng kanilang personnel at iba pang mga empleyado. May kinalaman ito sa inilabas na report ng isang cybersecurity researcher na aabot sa 1.2 million personal information at data records ang naka-expose online sa loob ng ilang linggo. Ayon kay PNP Chief Rodolfo Azurin Jr., sinisiyasat na ng Anti-Cybercrime Group o ACG ang pangyayari. Tumanggi naman si General Azurin na kumpirmahin ang data breach at sinabing hihintayin na lamang niya ang report ng ACG. Tutol ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP sa 150 peso per day legislated wage increase na hinihiling ng labor sector. Ayon sa ECOP, hindi ito ang solusyon sa tumataas na inflation sa bansa, lalo na sa mga maliliit na negosyante o informal sector na bumubuo sa 84% ng labor forces sa bansa. Sinabi ni ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr. na ang mga manggagawa lamang sa pribadong sektor ang makikinabang sa panukalang salary increase na isinusulong ngayon sa Kongreso. Bukod pa sa mga executive at managerial levels na hindi naman nakararamdam ng epekto ng inflation ang makikinabang sa naturang aumento. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.